Oh, automatic, bro. Papi, ito na ata ang pinaka nakita kong sariwang dimension. Ayan ako, nakita. Nakita mo na to? Sa mga nakita ko na sabi ko, ay nako, hindi pwedeng hindi palampasin. So, ayun nga guys, so, paipakita sa inyo kung gaano ka-stock yung auto na to. Yung mga screw na ginamit, may numbered pa, you know, 10. Tapos dito rin, 10. Pero yung mga singit-singit na ganito, yun yung mga mahihirap talaga gawin, guys. So, ayun, 10 pa rin, no? Grabe, stock na stock. What's up heroes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik naman tayo guys syempre sa panibago video. Bago natin simulan yung video guys, follow nyo muna ako sa TikTok kasi gumawa na rin tayo ng TikTok account, no? Para syempre sa mga cinematic shots natin. Syempre para sa mga katanungan nyo, gagawa na rin tayo ng content dun, no? So shoot natin ngayon, hindi siya 90s car. Ito ata yung pinakamalinis na nakita kong dimension or pinakamalinis na autong nakita ko sa pag-vlog natin guys, no? Kasi sobrang sariwa na ito guys, no? Hindi siya sinariwa, iba yung sinariwa guys yung. Kasi ito sariwa talaga. From casa, walang halos walang ginalaw, no? Kaunting upgrades lang. So sana tapusin niyo yung video and sana ma-enjoy niyo and sana makatulong para sa mga naghahanap ng mga ibibuild na kotse. So yun guys, tuloy natin. Let's go! What is up potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys, syempre sa panibago video. Nung last week, nag-review tayo ng Honda FD, medyo modelo na yung 2006. Pero ngayon magre-review tayo ng bago mag FD, which is yung dimension yan, tinatawag nila, no? Para lang mapakita sa inyo guys, anong pinagkaiba. Kasi syempre SIR, marami naman na kayo nakitang ganyan. Tapos ang sunod nun, dimension, which is ayun, yung re-review natin ngayon. Para lang makita nyo guys, ano yung mga process, yung pagkakasunod-sunod ng Civic Gen, iba-ibang Civic generation, no? So, ito guys, sariwa, no? Nakita ko yung mileage 34 something, stock engine bay kung paano siguro lumabas sa casa, may mga onting modification lang, pero syempre owner's touch na yun. So yun, i-review natin ngayon guys, so sana mag-enjoy kayo and tapusin nyo guys. Sabi nila grabe nag-speed parang makina, kasi walang pahinga, fake parematic na handa mo na. So pagkakaalam ko, no, ito yung tinatawag silang eagle eye dahil nga sa ayun yung headlight niya, no? Kasi syempre yun nga yung shape, diba? Tapos may mga mata, yun yung tawag ng Pilipinas, no? Pero mga Pilipino, pero syempre sa ibang nation, ibang bansa, hindi eagle eye tawag nila dyan, dimension tawag nila sa ganitong sasakyan. Papi Luis, kamusta? Okay naman. Ayun, no? Ganda ng auto mo papi, all star ka rin. All star. Papi, anong thought process, bakit ito napili mong sasakyan? Well of course gusto ko talaga Civic, pipilian mo lang naman syempre mga SIR, EK, etc, FD. Pero sabi ko ito yung range ng Civic na hindi masyadong parang underappreciated ganyan. So, nakita ko yung tsura, maganda. Ni-recommend kasi ng kapatid ko to eh. Nakita ko yung tsura, maganda, eagle eye, yung hubog ng katawan na mismo, parang malapit pa rin siya sa 90s Civic, pero pa-modern na siya ng konti. Pagkakaalam ko rin, after ng SIR, ito na lumabas. Tapos after nito, FD na. FD. Sa dimension kasi parang dalawang klase. Ang buong dimension 2001 to 2005. Ang 2001 to 2003 yung cat eye, iba pa yung mata niya, pa parang mas bilog. Kasi to eagle eye na mas singkit. Mas aggressive to, no? Oo, parang mga parang manununtok. Kahit naman sa SRR, Pops, no, medyo aggressive rin yung itsura. Dito mas nagalit lang. Mas nalahian ng nalahian ng agila. Parang dito rin kinuha yung style ng FD, sa headlight, no? Oo. Pero si FD medyo siningkitan na talaga nila ng Yun talaga mas galit na mas talaga. Galit na. Yun, manununtok na yun. Ayun din, hindi nanuntok na, bro. Ito mga amba pa lang, ganun. Stock paint, ganun. Stock sa paint na to, wala pang repaint, wala pa lahat. Nakuha ko kasi to dun sa binilan ko. Ang binago lang niya, lowering spring sa harap. Siyempre yun nga, pagka Civic, iba talaga yung dating pagka lowered. Pero pag may kita na yung tindig niya, naka-lower yung harap, yung likod na stock. Stock height? Parang style na rin, tsaka function. Ang sabi kasi sa akin ng previous owner, pag nag-grocery sila, sumasabit eh. Optional car na reserve, meron kasi silang daily, I think Innova ata. Tapos ito, pagka ginamit Innova, meron pa naman. So basically pang grocery. Magkano ba grocery nun, Pop? Siguro mga 20k yung monthly nun. Kung mag-grocery ka na, sumaside sedan mo, ibang klase grocery mo ah. Pang big time na grocery. Big time, parang puro ano ba kayo kaya binibili nun, no? Puro mga salmon, no? Mga crabs, ganun. Mga membership grocery, pinupuntahan mo rin. Ito namang emblem, pati sa likod, tsaka sa steering wheel. Nakuha ko pula na, hindi ko na tinanggal kasi ganda naman eh. Actually, ito pala, sorry, itong grill, pinalitan na rin to eh. Dito yung stock nito eh. Pagkakatanda ko, parang either isa lang din o dalawa na medyo may hint ng silver din, parang gano'n. Fog lights, stock rin yan? Yes. Stock yan. Ito Honda. Tingnan natin. Ayun, no. Pag tinignan mo dito, Honda din.
Usually ayun. Yan, sinabi sa akin yan yung ano eh, stock eh. Pagka ano na yan, parang Vivo or something. Kasi walang Honda. Wala ng Honda or parang iba yung placement ng Honda. So orig pa rin? Orig pa rin. Tsaka pag, dito, pag tinignan mo yung engine bay, wala pang galaw dun eh. Bobby, tanong ko lang, marami pa bumubuo ng ganito? Dimensions. Sa Pinas, hindi na masyado eh. Focused sa ano eh. SIR, EK, Hatch, FD. SIR, Papi, alam naman natin, marami bumubuo. Marami. FD, mas marami din, no? Mas marami din. Pero dimension wala. Sa tingin mo ba dahil? Ako, personal theory ko, feel ko kasi, nung SI, mga SIR na mga tao nag-build sa kanila, parang dami na nag-build dun eh. Parang gusto nila lahat yon. So, nagpahinga. Nag-break muna, gano'n? Nag-break muna. Tapos nagka, ano ulit, enthusiasm or budget or something, FD naman yung lumabas. Na wrong timingan lang ang dimension. Pero maganda guys, oh. Halos same size ng SIR, no? Medyo. Gitna siya ng style ng SIR tsaka FD. Exactly. Ayun. Yeah. Punta tayo sa gilid, Pops. Ano meron dito? Spoon, narota, no? Oo, rota spoon. Ayun, no, silipin nga natin. Papi, yung laki niyan, ah. 17. Ang suka niya, 17? 17. Wala, parang character na lang din. Kasi pag maliit, maliit na yung sasakyan. Pag pinaliit mo pa yung gulong. Sabagay. Ano ang stock? Stock nito ay 15. Finger mo nga, ilang kasha ang daliri dyan. Ilang finger ka? Oo. Teka lang, medyo hindi kasi madudumihan kapag kaya. Oo. Siyempre, alcohol lang. Ayan. Isa't kalahati. No? Isa't kalahati. Medyo nakaganto pa eh. Gusto niya kasi yung ganto talaga. Pagka ganto, masakit niya. Diretso masyado. Mainit kasi engine bay eh, no? Engine ko lang bro. Pag ganito, kasha eh. Ayan. Saan mo ba ginagamit to, Papi? Daily. Ano kasi ako eh, umiikot ako ng Maynila, Laguna. Yun yung route ko. So, daily, S-Lex, ganyan. Riding experience, kamusta naman? Well, pag lowered naman talaga, mararamdaman mo naman, syempre. Gumagalaw ka. Pero, in terms of ride comfort, andun siya eh. Masarap siya sakyan. Tapos, pag humps, hindi ka naman yung sobrang umaalog talaga. Mararamdaman mo lang yung shock, ganyan. Pag S-Lex, kahit 100-120, hindi mo indahin eh, para ka lang, wala, smooth sail ka lang. Built for daily car, no? Tama yeah, ba? Yeah, oh, actually yung makina na to, kung di ako nagkakamali, D16, W or Y, basta D16, yung makina was meant for daily driven talaga. Kaya pag nakita nyo, pag walang nagmamod nito, kasi yung mga nagmamod ng D16, konti na lang yung idadagdag mo sa horsepower, parang gano'n. Or parang hindi na sulit yung gagastusin mo. Pinagawa nila, K-swap. Ah, kini-K-swap to? Kini-K-swap. K20, ganyan. Ikaw, Papi, tanong ko lang, balak mo ba K-swap? So, iniisip ko talaga eh, kung bibihisan ko siya, papalit ako makina. Parang ngayon, masaya ako sa stock muna. Maganda dito, Papi, stock itsura, pero naka-K-swap, no? Para sleeper. Pwede, pagkita mo, ganda. Oo, sleeper. Bukas ko na ito. Papi, pasilip nga ng makina. Sinasabi natin, all stock ang itsura na ito. Ayan, silipin natin. Papi, sigurado all stock to, ha? All stock, bro. Kasi yung susi. Kasi yung iba pa pin sinasabi all stock pero puta naka-cam gear, 'di ba? Syempre biro lang nila. Lock down ng sister pop that color blue. I see I can chain I might catch a few. Bukas ko P20 na 'to. VTEC nakalagay. May VTEC rin to. VTEC bro, papalo siya ang VTEC. Inahataw mo na, hindi ba? Inahataw ko talaga. Kasi nung mabi ko, pagka ano, gusto ko lumabas lahat ng problema. So guys, so para ipakita sa inyo kung gaano ka-stock at kasariwa yung makina na to, tsaka yung mismong kotse, may mga sticker. So nakalagay dito, SRS airbag. Ayan, mga emission control, information, tsaka warning. So, nagbabrown-brown pa. So alam mong hindi siya bago. Dinikit, no? Dinikit na lang basta. Pero ang maganda rito guys, ayun o, tignan nyo kung kumpleto pa yung mga rubber sheet. Kasi Papi, kadalasan dinudukot ng mga mekaniko yun. Kinukuha na. Kinukuha, di ba? Pagkito mo talaga, malinis talaga. Ayun o, pati sa kabila guys. Kamusta naman yung power nito? Matorque ba? O madulo, ganun? Yun nga, being D16, no? It's meant for daily drive. Pagka inapakan mo, tutunogan ka naman ang bintek, walang problema. Pero para itabi mo siya sa ano, SIR, mga ganun. Siyempre ibang klase na yung mga SIR, ganun. Lalo na pag-modded. Ako naniniwala ako na sinabi na parang it's better to drive a slow car fast than a fast car slow. So, uy, putra, pwede yun ah! Parang quotable na. Gas consumption, kamusta? Parang ilang beses ko pa lang siya na bibila. Kasi 11. Mix yon ng City, S-Lex,
hataw, taka budget driving, yung mga mabilis kang kumambyo talaga. Pops, silipin natin dito, ano meron? Ito gusto ko malaman eh. Ayan ang finger mo, Pops. Gano'n? Ito bro, hindi na finger to, fist na to eh. Ganito na sa'yo eh. Sa bata dyan, Pops. Apat, no? Ito yung stock kasi. Ayan yung stock height. Okay. Ang tawag dito, ano, grocery height. Grocery height. Kasi, mga 20k yung ano eh, no? Garo grocery. Napamili nila. Soon, ano ko din yan. Babaan natin. So, sobrang sariwa pa sa akin ito. Mga 2 to 3 weeks pa lang. Pra, yun kasi first car ko siya eh. So, may tas, sabi ko, kung magkukotse ako, yun, pwede ko yung maganda na, tsaka pwede kong kalikutan. Eh ngayon, pero yun nga, pinag-isipan ko, sinasabi ng iba. Ano, bihisan ko, spoiler, bumper, whatever, mags, ganyan. Iba naman sinasabi, hindi, mag-curious ka na lang. Stock mo na lang lahat. Kahit mags, ibalik mo sa stock, kumanap ka, marap. Bihisan mo hanggang sa gumanda, tapos ma-realize mo, balik ka ulit sa stock. Sabagay, oo. So, parang gusto kong gawin yung buong cycle. Dahil unang kotse ko, Honda, Civic, ganyan. So, pero oo, guys, so, syempre, sinasabi ko kay Papi, wag na, no? Stock mo na lang, stock mo na, Papi. Ganda, yo. Kasi, syempre, ano ba, in the future, 10 years from now, parang syempre iisipin ng mga tao, uy, stuck na dimension, no? Sa mga enthusiast na mga ganyan, doon ka bobomba, di ba? Yeah, parang pwede din yung kanina pag-usapan natin yung all stock siya. Hirapon siya pag... Nakamakin na pala, no? Okay, ako ano, engine shop man, di ba? Pops, punta tayo dito sa likod, ano mga meron dito? Yung taillight medyo napopugian talaga kasi, you know, may corner siya, corners nga, pero bilog yung mismong ilaw niya. Tapos, ayan, ang binago lang ito, red emblem, tapos camera. Stock exhaust, ganun. Wala, oh, sobrang stock niya. Silipin nga natin. Ayun, no. Wala rin, ano, no, subframe. Subframe, wala. Walang subframe. Subframe, guys, oh. Stock na stock, papi. Yung VTIS kasi, alam ko nasa medyo may top of the line na siya. Yung S, wala akong nakitang direct translation niya. Pero I think, ang sabi ng mga forum, parang safety, VTI safety, parang ganun. Kasi ang S, meron siyang four-wheel disc brake, tsaka passenger seat airbag. Meron ka na sa, ano, meron ka na sa... Driver. Meron pa sa passenger. Okay. Kasi usually ba, papi, driver lang meron? Oh, usually. Tapos yung passenger, dasal na lang, ganun. Ano lang, nakapit na lang sa ano? Nakapit na lang sa... Seatbelt, bahala na, no? Kapit matatag na lang. Kapit matatag, pero ito, meron siya. Tsaka ito sa units na kasi na to, usually may recall. Eh. Recall? Recall ng airbag. Meaning, pangit yung pagkaka-install sa kanya. Pangit yung pagkaka-install sa kanya ng airbag. So, ni-recall ni Honda. Ang masama nun, pumuputok daw talaga. So, buti na lang, hindi siya pumutok dati. Ah, ba, papi, siguro isa yun sa mga reason kung ba't hindi na-hype yung dimension. Probably. Siguro nung... Mabilis putokan, no? Oo. Nung dinala ko sa Honda, libre naman nila pinalitan. Ah, talaga? Oo, libre. Kahit luma na? Oh bro, worth 3 or 440, parang ganyan. Seryoso? Libre palit. Yung maganda pala ako service na Honda, paps. Oh, actually, hindi naman ako ahente, pero kung gusto na pumunta. Libre magpa-check? Hindi libre magpa-check. Libre magpapalit ng airbags pag recall. Okay. Yung recall unit, babayaran mo eh, mga 3,500 ata or 4,000. Yun pala maganda sa Honda, paps. Hindi nakakalimot, no? Oo, hindi nakalimot. Tsaka ang maganda doon, hindi ko naman alam. Parang sinabihan ako, sir, chinek namin to, ganyan. Yung unit nyo pala for recall. Sila na, nag-usa na. Libre lang naman, sir. Intay ka lang mas konti. Yan. Hindi ka pinirahan, paps. Hindi. As in, Honda talaga. Ayun, no? The best. And guys, para ipakita sa inyo yung paint ng 05. Ayun, no? Papi, kitang-kita dito. Lata Lodi. Ayun, no? Kasi paps, sakit ng mga Civic yung mga ganyan, eh, no? Paps, pasok tayo sa loob. Check natin ano meron dito. Balita pari sariwa. Saksi lahat nakakita. Di matanggi na naging mabisa. King dalang medisina, galit na galit. Mga umasinta, kita sa loobin. Kasi itim na ng tinta, lalo na lumakas ang aking tira. Sa kakahila, tira. Papi, ano meron dito sa loob? Basically, lahat stock yan. Juan, manibela, leather. Check mo yung wheels. May balatsuha pa. Wala. Pati yung, ano, cambio. Itong cambio? Ito lang ang hindi stock dyan. Ay. Ito. Yun, speakers. Speakers? Lahat gumagana, lahat ng speakers gumagana. May flooring, bro. Ayun, no, pucha, grabe naman. Natulog ka dyan, Pops? Minsan. Makunat, bro. Makunat, no? From
Pakita mo yung punat niya. Kasi papi, pati nga ilang mileage na ito. Ayun o. 39. Sariwa. Ano pa to bro, wala pa siyang interior detail. Kasi ginagasgas ko muna. Pagka nagpatint na ako, ganyan. Interior detail na. Shampoo lahat. Ito may pakapaitimen, whatever. Pero ito, ay na-check mo yung sa bubong. Check nga natin, ayun o. Check mo bro. Grabe. So ayun nga guys, paipakita sa inyo kung gano'ng ka-stock yung auto na to. Yung mga screw na ginamit, may numbered pa, ayun o, 10. 10 din dito, tas dito rin 10. Sukat yan ng, ano guys, o, ng syempre yung tornillo na gagamitin. Dito rin may mga synchronized shit pa. Tapos yung kanyang lever, pambukas, no, medyo maliit lang, pang mayaman. Tapos yun, wala pang dumi yung mga siding, sariwang-sariwa pa rin, stock pa rin lahat. Ginagamit kasi ito, feel ko sa pag-align eh. So from casa, kinakabit yan. Kasi yung Revo namin may ganyan din eh. Grabe, dito nyo malalaman guys sa mga singit-singit, yung kung gano'ng kaganda yung isang kotse. Kasi yung mga ano, tabas madali lang yan guys pakinisin kasi flat area yan. Pero yung mga singit-singit na ganito, yun yung mga mahihirap talaga gawin guys. No? Tapos yung mga seatbelt, ayun oh. Ay puto, nag-lock. Papi, ba natin mga seatbelt yan? Pakita natin kung gano'ng ka-intact. Ayan, bitawan mo. Wow, puto, bumabalik pops. Hindi kasi yung mga ganyan, di ba? Siyempre, kakagamit. Nagsistretch out. Parang ano lang. May seatbelt ng lumang sasakyan. Ibabalik mo pa. Kaalalahin mo, no? Pero ito, guys. Oh, ayun, oh. Dependent. Puto, naglalak. Pag ako, naglalak eh. Naglalak nga siya. Nakita namin sa inyo kung gaano kalinis and gaano kaganda yung potential ng isang all-stock na sasakyan. Yung trunk na to, utility. Ayun, oh. So, ito mga pa yung mga, ano, pops. Yung mga stock na... Ito, guys. Ang hindi nyo makukuha sa mga... Ay ba, pag nagpagawa kayo, pinari upholster nyo, yung mga kurbadang ganyan. Ito. Kasi hindi naman nila magagaya yung ganyan. Ayan, tulad dyan. Hindi nakukuha ng mga hulmahan eh. Kasi papi sa kanila, basta mapalitan ng carpet, pwede na, di ba? Pero yung mga ganito guys, mo, itong detail na yan. Hulma yan guys, ayun o. May hulma, tsaka matigas. Ayan o, nakita. Nakita mo na to? Sa mga nakita ko na sabi ko. Grabe. Ayun ako, hindi pwede, hindi palampas yun. Papi, ito na ata ang pinaka nakita kong sariwang dimension. Tatlo lang rin nakikita kong dimension. Papi, sa tatlo, okay? Tatlo, ito yung number one. Papi, pwede mo ba kayo drive dito? Ito naman. Try lang, subukan lang natin ano feeling pag nakasakay. Ayan, so ito yung full length ng upuan natin. Hindi pa naman tumatama yung may decent space pa naman from knee, no? Papi, tara, sumula natin. Ano yung second gear? Second na yun. Second. Pucha, parang mabilis to pag inaataw ah. Stock lang. Ito maganda sa stock na forma guys, no. Kapag stock ka, hindi mo kailangan maging mabilis pops, no. Okay lang na maging mabagal kasi yun naman ang labanan, no, sa pagkasariwa. And kumbaga talagang i-enjoyin mo yung drive. Kasi pag syempre pag mabilis ka, hanapin mo kailangan kong magmabilis eh. Oh, tsaka dapat alert ka dun eh, no. Oh, ito chill ka lang, pace mo. Gusto mo. Minsan papi nakakatulog ka dito. Ah, minsan, no. Syempre pag ikaw yung pasahero, di ba? Bahal matulog guys pag nagda-drive. Mabilis tong auto, walang binabarag talaga, no? Hindi lang talaga, kasi medyo masigap din dito sa lugar na to eh. Oo. Biglaan lumalabas yung mga sasakyan. Mga mushrooms, no? So guys, no, ang maganda dito sa kotse ni Papi, intact lahat, Pops, no? Intact. So, ayan. Pati nga, grabe yung mechanism na yun, ha? Ah, ayun, no. Itong mga to, ayun, walang maalog. Ayun, walang mga plastic. No? Tunog-tunog, yun, no? Tapos yung mga, ayan, makukunat pa. Ang gano'n yan. Ayun, no? Hindi sa akin, Papi, bawal mo ganyan yun, eh. Buta baka matanggal. Baka masira, delicate na. 89 na yun, eh. O, tapos yung mga, alam ba, window riser. Ayun, tignan nyo, guys, oh. Ayun, mabilis pa, Pops. Sa'yo nga, Papi. Automatic, ayun. Bro. Oh, automatic, bro. Importante yun sa tol, sa pagkain. Oo. Papi, ako nga minsan, kapag, syempre, nagda-drive ako, di ba? May nakakilala sa akin dito sa kabilang side. Hmm. Ang pangit, gaganong ka pa eh. Eh dito baba mo na lang, so maganda yun, ang maganda guys, ayun o. So yung mga ganyan guys, Pops, kasi yung mga ganyan sa mga syempre katulad kong nag old school talaga, sobrang big upgrade yung mga ganyan eh. Tama. Hindi ka nagaganon yun. Hindi na. Pag alam ba, may kagalit ka sa kalsada,
Ang pangit, gaganon ka ba? Nabungos mo dun yung galit eh. Pagbaba mong ganon, pre, okay na. Kakalmado ka na, no? Hindi naman natin hinahanap yung bilis kasi hindi naman to race car. Daily car siya, no? Goods na goods, guys. Very comfortable. Nakakita tayo ng isa sa mga pinakasariwang dimension sa Pilipinas. Ayun guys, so sana nag-enjoy kayo sa video natin na ngayon. Hindi muna tayo hataw-hataw ngayon kasi hindi naman talaga yun yung concept natin. Gusto natin maghanap ng mga sariwang kotse, no guys. No? So, ayun. Kita-kita tayo sa mga susunod na video guys and peace out.